sang dalhinis kami ay ihingi sa Diyos Ama namin awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubo ay ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po at gayon din sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live stream sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ginugunita natin sa araw na ito ang mahal na birhen sa pagdiriwang ng Medalya Milagrosa, no? O Miraculous Medal. Isang debosyon na bagamat hindi sa buwang ito, no, karaniwan ay sinusuot ang medalyang ito tuwing buwan ng Santo Rosario, no, kaya ito'y tinatawag na October Medal. Isa itong paalala na sa hulit-huli, katulad ng ating mahal na ina, ang panawagan sa atin ay ang pagiging tapat sa Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nabagabag sa mga pangitaing yaon. Kaya't nilapitan ako ng isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At ipinaliwanag naman niya sa akin. Ang sabi niya, ang apat na hayop ay apat na haring lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ika-apat na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa tatlo at sa nakatatakot nitong anyo. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito sa kanilululon ang lahat ng abutan
at tinatapakan ang matira. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng sampung sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at ikinabunot ng tatlo. Ibig ko ring malaman ang kahulugan ng mata nito at ng bibig na pawang kapalaluan ang sinasabi at kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigman nito at nilupig ang sungay ang mga lingkod ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ika-apat na hayop ay ika-apat na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian, pagkat masasakop nito ang sandaigdigan, yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang sampung sungay ay kumakatawan sa sampung hari. Sa gitna nila, mayroong isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo, tatlong hari ang mabubuwan. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari, babaguhin ang kautusan at mga gawaing panrelihiyon. Ang mga hirang ay ipaiilalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya yahatulan, kukunin sa kanya ang kaharian at dudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian, pati ang karangalan, ay ibibigay sa mga hirang ng kataas-taasan. Sila ang maghahari magpakailanman at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia.
manalangin, walang humpay. Samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo na huwag maghumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Maupo ang lahat. Muli po sa mga narito, gayon din sa mga sumusubaybay sa atin sa live stream, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ano ba ang hinihingi sa ating uri ng kahandaan ng Panginoon natin? Kwento muna tayo. Dahil ngayon ay paggunita sa Medalya Milagrosa, no? Miraculous Medal, na kung saan si Catherine Laboure, na galing bansang Pranses, ay nagpakita ang mahal na ina sa kanya. At isinugo siya ng Panginoon para sa misyon, no? At ano yung misyong ito? Noong mga panahong nabubuhay si Catherine Laboure ay may matinding mga kaguluhan sa bansang Pranses. No, political, may mga grupo at pangkat na nag-aaway-away para sa pamumuno. Hindi naman siguro bago sa atin ito. No, pero sa kanila noon ay umaabot sa digmaan at pagpaslang. No? At nawawala, dumarating ang mga panahong iyong nawawala ang pananampalataya ng bansang Pranses sa Diyos. Masyadong nagtitiwala sa kanilang mga sarili na hindi nakikita na kapag nawalan ng kontrol ang tao sa lahat ng mga gusto niyang gawin sa buhay, ay nasasagasaan niya ang karapatan at ang kabutihan ng kanyang mga mamamayan. Subalit, ano ang tawag, ano ang misyon ni Catherine Laboure? Ang maipanumbalik ang pagkilala na sa hulit-huli, ang Diyos pa rin ang pinakamahalaga. Ang uri ng buhay na mabuti at isinasabuhay ang pananampalataya, nagiging kitang-kita ang buhay na makatarungan at may dangal. Iyon ang ipinanunumbalik sa pamamagitan ng pagdedebosyon at pagkilala sa Diyos. Kaya naging bahagi ng tradisyon ng simbahan ang mapaalalahanan sa buhay na ito sa pamamagitan ng mahal na ina. Kaya po isinusuot yung tinatawag na Medalya Milagrosa. No, sabi ko nga karaniwan, ito'y sinusuot tuwing buwan ng Oktubre, no, bilang paalala ng debosyon. At minsan, katulad sa paggunita na ito, ay isinusuot ito, no, bilang paalala na ang ating mahal na ina ang siyang mababalingan natin at matitignan
bilang halimbawa ng katapatan sa Panginoon. Kaya ito ang inaalala natin sa araw na ito. At ito'y may kinalaman sa ating mabuting balita, no? Huling araw ng karaniwang panahon, huling araw ng kalendaryo ng simbahan, dahil sa ilang oras lamang, papasok na tayo sa bagong taon, no? Sa unang linggo ng Adbiyento. At sa pagtatapos ng kalendaryo, pinapaalalahanan tayo ng pagtatapos. Hindi lang yung inaantay nating katapusan ng panahon, hindi lang yung kaganapan ng panahon, subalit yung pagiging mulat sa araw-araw na presensya ng Diyos. At ano ang sinabi sa atin ngayon? Huwag magumon sa katakawan at paglalasing. Huwag masyadong mabuhos ang isip at kamalayan sa kung anuman ang nasa buhay na ito. At kung titignan po natin, lahat ito ay mga sobra-sobrang pag-uugali. Hindi naman sinabi ng Panginoon na huwag kumain, huwag uminom. Dahil may mga pagkakataon, nasa hapag ang ating Panginoong Hesukristo, nasa inuman ang ating Panginoong Hesukristo. Pero anong sinasabi niya? Na para bang tayo'y kumakain at umiinom ng parang walang bukas. Na tayo ay naghahabol ng kayamanan, ng kapangyarihan, na para bang tayo'y mauubusan. Kapag nandun tayo sa puntong yun, na yun at yun na lang ang buhay natin, sumikat at lumubog ang araw, nawawala tayo ng kamalayan sa Diyos na nagpapakita at dumarating sa ating buhay. Nawawalan tayo ng pagkilala na may biyaya pa ang Diyos para sa atin, na may kinabukasan pa rin tayo. At bukod pa sa buhay na ito, may susunod pa kung saan tayo ay haharap sa Kanya. At hindi ba't ito ang isang bagay na malay at tapat ang ating mahal na Birhen? Lahat ng paghihirap dinanas, nakiisa sa paghihirap ng ating Panginoon bilang Kanyang ina. Subalit sa huli, na natiling tapat, na naniwala na tutuparin at tutuparin ng Diyos ang ninanais niya para sa lahat. At sana, yun yung maging malay tayo. Lalong-lalo na sa mga panahon ng paghihirap. Hindi natin maaaring takbuhan ang problema. Hindi natin maaaring iwasan ito sa pamamagitan ng mga bagay na makapagpapasarap lang sa atin. Sa gabing ito, bukas, babalik pa rin ang mga suliranin. Tinatawag ng Panginoon, harapin natin ito. Subalit, huwag malilimutan na siya ay kasama natin, na tutuparin niya ang kanyang ipinangako, na pag lumipas na ang lahat, naririyan pa rin siya. Kaya maganda pong hingin na biyaya sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, na naway maging matapat tayo at manatiling tapat sa Diyos, katulad ng kanyang ina. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Sa lahat ba ng ginagawa ko, ang Diyos pa rin ba ang pinakamahalaga? At ang nagiging direksyon ng aking buhay ay sa Kanyang kalooban. Mahal na pong Jesus Nazareno, matulad nawa kami sa iyong ina. Maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para tulungan tayong maghanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating daigdig at sa ating buhay. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig.
Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway, huwag magkulang na paalalahanan ang mga sumasampalataya sa pangangailangan sa pagiging aktibong pagbabantay at bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon na may pananalangin at paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin makaligtaang malaman ang pagdating ni Kristo sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway magpakita ng habag sa mga dumaranas ng pagdurusa sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway madama ang mapagpagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway matagpuan si Kristo sa kanilang makalangit na paglalakbay, manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama na po natin sa ating dasal ang mga frontliners at health workers na hindi inaaksaya ang bawat sandali sa ng kanilang buhay. Inaharap ang panganib upang mapaglingkuran ng kapwa. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng bagong pangarap habang aming hinihintay ng may masayang pag-asa ang pagdating ng iyong anak na si Hesukristo. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay bihayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Pagsalbuhan ang katawat dugo ni Yesu Kristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inuming Kristong butihin, inati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawat dugo ni Jesu Kristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawat dugo ni Jesu Kristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawat dugo
Ni Yesu Kristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ay pagtulad namin sa Kanya, ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon naman, mga kapatid, ating ipagdasal ang mga minamahal nating yumao, mga kaluluwang walang nakaaalala, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magsiyoko para sa pagbabasbas. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.